Para po kayong magtanong, bubuksan na po natin ang ating bubuksan na po natin ang portion natin na itanong mo kay Aratilis. Yan, pwede po kayong magpabate o magtanong. Matanda na si Crawford. Matatanda na po sila lahat eh. Nakatandaan po nila, hindi po sila naging superstar. Ang problema nila, ang tagal nila nag-alaga ng zero loss only to find out na hindi na po yan uso sa boxing. Si Floyd Mayweather po, hindi po yung zero loss ang dahilan kung bakit siya bumibenta. Si Floyd Mayweather, magaling po talaga mag-market ng kanyang sarili, no? Ibig sabihin, baka nga kung natalo si Floyd Mayweather, mas malaki pa eh. Hindi ba? Kung sakali natalo siya kay Pacquiao, talagang maghamon siya na rematch. O, di, dalawang mas malaki. Mas malaki pa yung pay-per-view. Eh, talagang ganun eh. Hindi po nila na-realize na si Floyd Mayweather, kaya naging billion ang kinita sa boxing, hindi dahil sa zero loss, kundi sa galing niya magbenta ng sarili, yung marketing. Okay. Diba, sino yung reporter niya? Si JMC Asat po. Gaya ng pag-angas ni Mayweather, parte ng marketing yon. Tsaka yun, no? Paulit-ulit ako sa mga boxing fans na may mga vlog ngayon. Hindi po natin kapantay yung mga champion, no? Lagi po kayo, hindi porkit nakakausap ninyo parang tropa pips na ano. Okay lang feeling nyo tropa pips tayo. Wala namang problema yun, nakikipagkaibigan naman yung mga champion. Pero yung attitude dapat natin, hindi sana mawala yung respeto, di ba? Sa bilang mga champion. Okay? Hindi namin pinapanood si Asat, napapansin lang siya dahil kinukuha yung clips niya ni na Boy Bakal. Yan. Johnny Baldos, Boss Bad, si Memo Heredia na daw magiging conditioning coach ni Angkas. Sa tingin mo, kaya niya na niya talunin yung umagaw sa kanya ng belt niya? Eto, real talk po tayo kay Angkas. Kasi ang bilis ng pagpapasya nila after ng fight. Eh. Sabi ka agad na aakyat na daw. Real talk po. Sino tatalunin mo sa 118? Sino tatalunin mo sa bantamweight? Ang pinaka the best chance ni Angkas na makabawi ng corona, magkaroon ng corona, eh rematch kay Martinez. Kung hindi mo tatalunin si Martinez, wala kang tatalunin sa 118. Hindi po ba? Paano mo matatalo yung mga champion sa 118? Paano mo tatalunin si Inoue, si Donaire at saka si Cuadro Alas? The best chance na maging champion ka muli, hindi mo na kinakailangan maghintay, ikaw ang magpapasya. Rematch. Kaya nga kayo naglagay na rematch clause eh. Para i-practice nyo yun kung sakaling maagaw ng kalaban. Yun yung ibig sabihin na rematch clause. Dapat na natututo tayo kay Donny Ahas Nietes. Diba? Pinamigay niya yung kanyang corona. O ngayon, wala siyang corona ngayon. Nakita ko siya minsan yung sa ano ng WBO, nakikiusap siya na palabanin siya ng championship. Paano kayo papalaban kung, di ba? Kahit ako ang WBO, magtatampo ko sa'yo. WBO ba yung inano niya, yung sinorender niya lang? Bakit hindi mo pagtatanggol yung corona mo, eh champion ka namin. Di ba? Yun po yun eh. Eh, hindi po maging coach. Pag may chance na lumaban ng championship, laban. Sayang naman. Yun sa akin lang, no? Hindi naman kami mga close naman. Boss, 122 labas ata akit ni Angkas. Eh, di lalo na. Etong kalaban niya, 115 lang eh. Imagine ninyo kung ang akit niya ay 122. Ibig nyo sabihin, hindi malalakas yung mga sumuntok mga tao ron. Ganun lang po yun. Kung ako lang titingin, ang best chance niya na maging champion dito sa 115. Kasi kahit umakisat sa 122, may automatic man lalaban sa kanya ng championship doon. Si Donny Ahas Nietes nga, hindi pa rin napapalaban ng championship niya yun. Hindi pa nga yata napapalaban buhat noon. Di ba? Okay.
Boss man, si Casimiro lang talaga malakas. Chocolatito Casimiro match. No match, mismatch po yun. Bubugbugin po ni Casimiro yun si Chocolatito. Kahit nga po Chocolatito, kasi pagkatapos po nung pinag-usapan, Chocolatito versus Donaire. Bugbugke Donaire yan. Championship highlights, memory regia is conditioning coach ni Gio Santissima. What can you say? Alam po ninyo, conditioning coach lang po sila, no? Ibig nyo sabihin, may tulong po sila, malaki tulong, kasi scientific yung approach nila eh. Wala pong problema dun. Pero si JMM, dati na siyang magaling. Juan Manuel Marquez, di ba dyan siya umikat sa ating mga Pinoy yan, si Memo Heredia? Dahil siya yung conditioning coach ni Juan Manuel Marquez nung napatulog si Manny Pacquiao. Pero dati nang nakakatama si ano eh, si Juan Manuel Marquez kay Manny Pacquiao eh, di ba? Ilan laban na kabisado niya na si Juan Manuel si Manny Pacquiao eh. Tatimingan niya lang na isa. Ang point ko lang, yun nga no, dapat a boxer din. Yung mga conditioning coach, hindi sila nagpapanalo. Nakakatulong lang sila. Boxer pa rin. Ibig nyo sabihin, automatic yun pagka yung si Memo na. Malaki maitutulong ni Memo. Pero ang tanong, ilang beses ba naging conditioning coach na ni Cuadro Alas si Memo? Lahat ba ng championship niya si Memo ang kanyang conditioning coach? Hindi naman eh. Malakas na talaga si Cuadro Alas. Tapos may scientific ka pa na conditioning coach, talaga mag-improve ka ng gusto. Yun lang yung point doon. Di ba? Kaya yung kay Angkahas, kay Santissima, eh yun na talaga si Santissima. Kaya nga hindi siya champion eh. Hindi niya pa nabibreak yung championship status. Di ba? Huwag nyo isisingin ngayon yan sa conditioning coach. Walang problema sa conditioning coach. Okay. Badong gatong, puro kasatsat. Wala kang kakwenta-kwenta sinasabi mo. Tutulungan na kita, Genesis. Namumblema ka pa, nanunood ka pa sa akin. Ayan, tinanggal na kita. Alam niyo po, payo ko lang sa inyo, no? Kayong mga viewers. Ako po, ganun eh. Bakit ako magtsatsaga na manood sa taong ayaw kong panoorin? Sa tingin nyo ba nanonood ako ng mga ibang mga vlogger? Hindi. Very busy po ako para panoorin sila. Tinitignan ko lang minsan. Nagre-react lang ako sa pamagat. Pag ang pamagat mo sa akin, badong gatong ako. Magre-react ako sa pamagat lang. Kasi more or less, yun lang din naman alam nun. Kukunti lang naman bukabulari ng mga bumabanat sa akin. Panay PIPA. Mga walang katotohanan. Ayan lang po yun. Ayan, tinanggal na natin siya. Di ba? Kasi nahihirapan siya. Wala raw, satsat daw ako ng satsat. Wala naman daw kwenta sinasabi ko. Para hindi niya na ako marinig. Bye-bye to my channel. Rematch mas maigi kay ang casting ko, hindi pa niya kaya sa 118. Ang daming mas mabibigat makalaban niya doon. Tingin ko hindi pa siya kaya rematch. Boss Bans, may laban pala si Jemuel Pacquiao sa March 17 at sold out daw ang tickets. O di ayos, nagkaroon ng karir si Jemuel. Kasi yung kapatid niya may karir na sa pagrarap eh, di ba? Championship highlights, $7,500 daw sahod ni Santissima sa laban niya. What can you say sa net pay niya, boss? Hindi naman kasi siya champion. Hindi rin naman championship. Yeah? More or less, pwede nga talagang ganyan lang ang kitaan. Si Memo Heredia kasi kinukuha ni Gibbons dahil mura or may discount. Yeah. Mga Casimiro, toxic na naman. Support na lang natin si Jerwin kung saan siya. Boss, halata naman bias ka kay Casimiro. Puro ka Casimiro. Hindi ko po dinideny. Wala po tayong pagtatalunan. Ano ko si Pausalud na walang bias-bias? Bias po ako.
Okay ka na? Okay. Walang problema dyan. Si Angkas, hindi ko po pinoproblema si Angkas. Hindi po ginagalang natin lahat ng mga world champion. Hindi naman ako katulad niyo eh. No? Bakit kinakailangan bastusin ng mga world champion? Sinasabi ko rito, mas maganda na mag-rematch na lang siya. Si kung aakyat siya, sinong tatalunin niya sa 118? Kung hindi mo nauunawaan yung sinasabi ko, at sa tingin mo, antay ang kasa ko, ano magagawa natin? Bakit naman ako lalabanan ko si ang kasa? Eh? Wala namang, hindi naman po siya, ano, hindi naman po niya nilalabanan si Casemiro. Hindi nyo may something wrong sa referee kasi biglang stop yung laban ni Gio Santissima. Wala po. Wala, tama po yun. Bugbog na eh. Ganun po talaga. Referee's decision yun eh. Kasi po, kung wala nang pag-asa kang tinantya po na referee, di ba? Wala nang pag-asang manalo. Wala naman knockout power. Stop na niya. Ganun lang po yun. Hindi naman po kasi siya championship. Yung kay Angkas kasi, syempre kahit papano champion yun eh. Di ba? Bibigyan mo ng chance. Ibang usapan yung pag yung champion yung inawat mo agad. Bibigay mo yan, katulad nung kay Marco Antonio Barrera. Bugbog na si Barrera, hindi pa rin inaawat na referee. Ganun po talaga yun. Kasi mas maraming magagalit. Nanalo si Casemiro na walang memo. Championship highlights. Hindi naman po. Si Memo, magaling po. Scientific po siya eh. Wala po tayong dapat problemahin kay Memo. Bakit nyo ba pinapo? Yung galit kay Cuadro Alas, yun lang po. Hindi naman magkaaway si Memo tsaka si Cuadro Alas eh. Hindi po. Pwede naman rin nilang kunin yan. May cutman ba si Angkas nung laban niya kay Martinez? Bakit pareho sila na resulta sa laban? Namamaga ang mukha gaya ni Santissima. Parang walang alaga sa corner. Kitang kita tuloy ang pinsala. Ralph Jan Antiola, kaya namamaga yung mga pagmumukha nila. Bugbog talaga. Nakita naman natin kung gano'ng karami yung tinama nilang sinalo nilang suntok. Kaya po ganun. Yung po yung larawan talaga ng nabugbog. No? Eh kay Pacquiao din po nangyayari yun eh. Kaya lang, di kasing bugbog nung ano. Nung sinasabi ko sa habang nakalive ako na bugbog sarado si Jerwin. Nagagalit pa sa akin eh, yung mga viewer eh. Bakit ko daw sinasabi na bugbog sarado? Kaya po bugbog sarado ang tawag doon dahil sarado mata. Yun po yung meaning sa Tagalog nung bugbog sarado. Di ba nakita yung sarado mata ni Jerwin? Hindi po yung pang-insulto, yun po yung pinakamagandang kasi hindi nyo nakikita eh, di ba? Ako lang nakikita nyo. Nilalarawan ko yung ano, yung nangyayari. Nanalo si Casemiro na walang memo. May cutman ba si Angkas nung laban niya kay Martinez yan? Pangit mo raw, sabi ng TTFY. Hindi ko nga po alam kung ano yung TTFY. Kaya hindi po sa akin, wala po akong problema dun. 52 years old na po ako, hindi na po ako nagpapakyut. Duma. hindi ko na po kinakailangan. 52 anyos na po ako. Dumating po ako sa buhay ko na minsan din akong naging bata. Yung may mga hinanakit po. Ayan po yung mga naging 50 anyos na marami silang pinanghihinayangan sa buhay. Sa akin po, walang problema yan. Kung sino man yung TTFY na yan, eh wala po. Hindi ko po pinong problema. Yung mga batibot nga, hindi ko pinong problema eh. Eh, ang dami pong grupo-grupo, hindi ko po sila kilala lahat. Nung una kasi nabigla ako eh, yung kaya ako nagpapatol sa mga batibot nung. Hindi ko pa alam yung ano nila, yung diskarte sa buhay. Hindi tayo sanay, di ba? Sanay ako na ako lang yung nagwawala sa boxing. Ako lang yung mahilig mang away nun. Eh nung nakita ko diskarte nila,
na lahat awayin, world champion, dalawang world champion eh. 'Di ba? Sabi ko eh, ibang klase ito. Hindi mo sila kinakailangan siraan eh. Kasi alam niyo 'yun, sila na mismo yung kasi ano, nung una kasi naka eto ha, real talk ha. Ano nung una no, safe sila na ako yung gawin nilang ano, sabihin kaya naman lumalala yung away namin. Yung away daw nila ni Casimiro noon. Eh, dahil may mga nagsusulsul. Diba? Tawag nila sa akin noon, ako yung sulsul. Eh. Hindi po kami nagkakausap ng mga Casimiro. Very busy po sila. Very busy po ako. Ganun po talaga mga busy tao. Minsan nagkakausap kami pagka gusto ni Janrel na magpa-interview. Actually, wala na po akong balak na mag-interview pa sa iba eh. Kaya ako po na-interview si Janrel. Siya po nagsasabi, Boss, Boss Bad, interviewin mo ko. Mag-one-on-one tayo. Yun po yun. Ako po hindi na po. Si busy po ako sa politics eh. Tapos dumating yung time na paano sila maniniwala ngayon yung mga tao na ako nagsusulsul? Eh, yung kalaban na nila mga dunayre, iba na naman na nanunulsul. Ganun ba? Hindi po yun. Lalabas at lalabas yung ang naturalesa ng tao, hindi po pwedeng itago yan, no? Ngayon, ganun po yun. Boss Bats, ano man sabi mo sa pagkapanalo ni Astrolabio kay Regundo kumpara sa laban nila kay Champ? Kasi meron, ibig bas sabihin ba nun, malakas din si Astrolabio? Honestly po, hindi ako makapag-comment kasi hindi ko pa napanood yung laban nila ni Astrolabio at si Regundo. Pero ganito lang po yung nakita natin kay kahit hindi po aminin ni Regundo. First round po napabagsak, no, na knockdown ni Casimiro si Regundo at yun po ang naging dahilan kung bakit nagtatatakbo siya ng 11 rounds. Kung hindi po kayo naniniwala, ulitin nyo po. Iba na po, buhat doon na pabagsak siya. Boss, hindi ako agree na walang tatalunin si Angkahas na champion. Champion po pinag-uusapan natin sa 118. Meron siyang tatalunin. ang sinasabi ko po, hindi niya po tatalunin si Casimiro, si Donaire, at saka si Inoue. Ang sinasabi ko po kasi, saan siya mabilis magiging champion muli? No? Sa so kung magwa-122 siya, hindi ko po kilala yung mga taga-122 eh. Pasensya na kayo, pero dalawang hakbang. Hindi nga, mahirap po yun. Si Manny Pacquiao lang po yung nakagawa na humakbang ng dalawa at daladala niya yung power niya. Sa tingin nyo ba sa 150, dala pa ni Angka, may power pa si Angka sa 115? Yung mga huling laban niya ba? Diba? Ah,